tamang aksaliksik. Alam mo ba na mayroong mapamantayan ng kagandahan sa iba't ibang bahagi ng ating planeta na kung makikita mo ay talaga namang magdudulot sa iyo ng pagkatakot at pagkakaba? Kaya mula sa nakakatakot na tradisyon ng isang tribo sa kanilang kababaihan hanggang sa pambababoy sa itsura ng mga kababaihan para hindi sila gustuhin ng mga lalaki ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang pamantayan ng kagandahan sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, nakakapanindig balahibong tradisyon. Ang mga ikaw ay ang isa sa pinakapopular na aksesoryang sinusuot ng mga tao kung saan ka na kailangang butasan ang bahagi ng ating katawan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may isang tribo sa ating daigdig na tila ba mga master na sa bagay na ito? Kung saan kayo sa maliit lamang na butas ang kanilang binubutas ay tila ba pwede mo na itong pasukan ng mangkok? Ang tribong ito ay ang Mercy Tribe kung saan habang ang mga lalaki ay nakikipaglaban sa kanilang mga kaaway upang maipakita ang kanilang kakisigan ay mayroon namang kakaibang tradisyon ng mga kababaihan kung saan simula bata pa lamang sila ay bubutasan na ang kanilang babang labi at kanila itong kukutkutin habang sila ay tumatanda. Sinasabi ng mga babaeng mayroong malalaking butas sa kanilang labi kung saan pwede nila itong pasukan ng bilog na metal ay sadyang nagugustuhan ng mga kalalakihan. Kung kaya't kahit na madami sa atin ang agad nakikilabutan kung makakita ng ganitong tradisyon ay para sa Mercy Tribe ay ito ang kanilang katangian ng kagandahan. Yahoo News, tamang saliksik. Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Saliksik! Number 9, buhok na 3 kilo ang bigat. Ang mga buhok ang isa sa pinakatinitignan sa ating physical na itsura. Pero lumaban na may grupo ng mga tao kung saan ang kanilang mga kababaihan ay inaasahang magkaroon ng headdress na sinasabing may bigat na 3 kilo. Ang grupong ito ay ang mga Miwaw na kilala sa kanilang kakaibang tradisyon kung saan ang kanilang mga kababaihan ay nagsusuot ng headdress sa kanilang ulo na gawa sa mga buhok, kung saan sinasabing umaabot ang bigat nito sa 3 kilo. Kung kaya talagang makikita kung gaano na lamang kahirap itong suotin sa ulo sa loob ng mahabang panahon. Sa kasalukuyan ay hindi na gaanong istrikto ang kultura ng mga Miyaw kung saan bilang na lamang ang mga kababaihang nagsusuot ng ganitong headdress. At kung sakali man na magsuot sila nito ay hindi inaasahan na gayahin nila ang kanilang mga ninuno kung saan hindi nila kailangang suotin ito sa loob ng madaming araw o ilang mga linggo. Number 8, tribo ng body. Kung ang karamihan sa atin ay mas nagagandahan sa mga maskulado at fit ng mga pangangatawan, ay ibahin mo na ang tribo ng mga body kung saan ang kanilang pamantayan ng gandang lalaki ay ang pagiging mataba ng mga ito. Ngunit hindi lamang normal na katabaan ang kanilang ginagawang batayan dahil kahit na malaki ang iyong pangangatawan ay dapat matigas pa din ito at malaman kung kaya't kadalasan nilang kinukurot at pinipisil ang mga ito upang malaman kung sino ang mayroong magandang pangangatawan sa kanilang tribo. Simula bata pa lamang ay nag-e-exercise at nagda-diet ng mga binatang lalaki sa tribo upang maging mas pogi sila at maging kaaya-aya para sa mga kababaihan ng kanilang komunidad. Number 7, pahabaan ng leeg. Ang leeg ang sinasabing isa sa pinaka-sexing parte ng ating katawan. Ngunit alam mo ba na ang may pinakamahabang leeg sa ating daigdig ay nanggagaling sa isang tribo na mayroong kakaibang tradisyon tungkol sa parte ng katawan na ito? Ang tribong sinasabi ko ay ang Padwang Tribe ng bansang Thailand kung saan makikita na nagsusot sila ng mga gintong hoop sa kanilang leeg kung kaya talagang aakalain mong humaba ang kanilang mga leeg. Ngunit sinasabi na ilusyon lamang ito dahil imposibleng humaba ang leeg ng kahit na sino. Kung kaya't napatunayan ng mga eksperto matapos obserbahan ng tribo ng mga Padwang na kaysa humaba ang kanilang mga leeg dahil sa mga singsing na ito ay mas bumababa lamang ang balikat ng mga tao sa tribo dahil sa bigat ng mga gintong hoop na nagiging dahilan para magmistulang humahaba ang kanilang mga leeg. Number 6, taong patin.
Nakasiguro ako na sa dinami-dami ng mapamantayan ng kagandahan sa buong mundo ay ang tradisyong ito ng mga Mentawai na matatagpuan sa bansang Indonesia ang isa sa pinakakaiba sa lahat, kung saan dahil sa kanilang paniniwala na ang katawan at ang espiritu ay magkahiwalay sa bawat nilalang ay dapat pati na rin ang ating mga ngipin ay magkahiwalay at pantay na nasa dalawang panig, kung kaya't mayroong tradisyon ng komunidad na ito kung saan sadya nilang binibitak at pinaghihiwalay ang ngipin ng kanilang mga kasamahan na talaga namang napakasakit na proseso kahit natignan mo lamang. Dahil din sa takot na iwanan ng kanilang kaluluwa ang kanilang katawan ay iniisip nila na kailangang patalim at patalasin ang kanilang mga ngipin na para bang sa mga pating upang hindi magalit ang kanilang mga kaluluwa. Kung kaya't lahat ng ngipin ng mga tao sa grupong ito ay hiwa-hiwalay at sobrang tatalim kung saan kaya na nilang durugin ang mga bato sa pamamagitan lamang ng kanilang pagkagat. Number 5. Taong Buwaya. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may isang tribo sa islang New Guinea sa kontinenteng Australia kung saan sadyang nilalagyan ng peklat ng mga kalalakihan ng kanilang mga balat? Ang tribong ito ay ang Chambri Tribe kung saan simula pa lamang pagkabinata ng kanilang mga kalalakihan ay sadya na nilang tutusukin pahaba ang kanilang mga balat para magpeklat ito dahil sa paniniwala na ang mga tao ay nagmula sa mga buwaya noong sinaunang panahon at upang mas gumaling silang mga aso ay dapat nagayahin nila ang mga ito. Pupunuin ng mga kalalakihan ang kanilang katawan ng ganitong mga peklat hanggang sa kanilang puwetan na talaga namang isang napakasakit na proseso at hindi na mawawala pa hanggang sa kanilang kamatayan. Number 4. Cute na Vampira. Alam mo ba na mayroong kakaibang pamantayan ng kagandahan ng bansang Japan na talaga namang gumulo sa pag-iisip ng madaming mga tao? Ito ay ang kanilang paniniwala na mas nakakadagdag ng kagandahan kung mayroong pangilang mga babae kaysa straight na mga ngipin. Dahil sinasabi nila na mas mukhang nakakabata at nakaka-inosente ang itsura ng mga babaeng mayroong pangil, habang ang mga may straight at flat na mga ngipin na babae ay nakaka-intimida at nakakatakot kung kakausapin ng masinsinan. Hindi dahilan ng paniniwalang ito para magkaroon ng ilang mga operasyon ng ilang mga kababaihan para mapatalim ang kanilang mga pangil upang mas maging atraktibo sa mga ito. Number 3. Lotus Feet. Nakasiguro ako na familiar ka na sa kakaibang tradisyong ito sa bansang China kung saan ang kanilang mga babae kinikilangang igapos at itali ang kanilang mga paa upang magmukha itong mga talulot ng bulaklak na tinatawag na lotus, kung saan talaga namang isang napakasakit at matagal na proseso kung kaya't inaasahan ng mga babae na titiisin ito. Ang lotus feet ay naging simbolo upang masabi na mayaman ang pamilya na pinagmulan ng babae sa kadilanang dahil meron silang maliit na mga paa ay hindi nito kinikailangan magtrabaho at magbanat ng buto. Ilang siglo nang ginagawa ang tradisyon ng lotus feet, ngunit sa kasalukuyan ay kakaunti na lamang ang gumagawa nito kung saan tanging mga matatandang babae na lamang ang nakikitaan ng ganitong hugis ng mga paa. Number 2. Tribo ng Zowie. Sa unang tingin na hindi mo akalaing totoo ang mga nakalagay sa baba ng mga tao sa tribo ng Zowie na naninirahan sa Amazon Rainforest sa bansang Brazil, kung saan may buto na nakasabit sa ilalim ng kanilang mga panga. Ngunit totoo ito, dahil simula bata pa lamang ang mga tao sa Zowie tribe ay binubutasan na nila ang ilalim ng kanilang mga baba kung saan napapasukan nila ito ng buto ng spider monkey hanggang sa lumaki ang butas kasabay ng kanilang pagtanda. Dahil dito ay sobrang kakaiba kung titignan ang itsura ng mga tao sa tribong ito, kung kaya't hindi maitatanggi ng kanilang pamantayan ng kagandahan ang isa sa pinakakakaiba at hindi aakalain totoo sa ating daigdig. Number 1. Napakagandang Kapangitan. Maniniwala ka bang sasabihin ko sa iyo na mayroong isang tribo na matatagpuan sa bansang India kung saan dahil sa pinagsasamantalahan at binabastos ang kanilang kababaihan ay kinikilangan nilang papangitin ng mga ito upang hindi pagnasahan ng mga tao? Ang tribong ito ay ang Apatani tribe kung saan tinatatuan nila ang mukha ng kanilang mga babae upang hindi pagsamantalahan ng ibang mga tao, at dinadagdagan pa nila ang tradisyong ito dahil kinikilangan na din natakpan ng bakal ang butas ng kanilang mga ilong upang mas hindi sila magustuhan ng ibang kalalakihan mula sa ibang mga tribo.
Kahit pa nakakalungkot isipin na kinikailangan pang sirain ang apatay ni Tribe ang natural na ganda ng kanilang mga kababaihan kaysa protekta ng mga ito at awayin ng mga bastos na lalaki, ay kailangan na lamang natin tanggapin ang kanilang kultura at tradisyon ng tribong ito. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaibang pamantayan ng kagandahan sa ating daigdig. Kaya para sa'yo, alin sa mga angking kagandahan ito ang pinakagumulat sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.